laban sa mga kasiki. So, ang video natin ito, samahan niyo ako, gagawa tayo ng pamango. Pero bago yan, i-unbox muna natin ang mga kakailanganin natin gamit sa paggawa ng pamango. Ito yung una nating gamit. So, medyo matagal-tagal yung ating pinipintay para makarating dito, no? Ang ating in-order na graduated cylinder. So, ito ang ating graduated cylinder. Ayan. So, ang binili natin graduated cylinder ay 100 ml. So, ito po ay glass. Ayan. So, babasagin po ang ating graduated cylinder, no? Ayan. So, ang next naman natin ay oh, diba? Ayan. So, ang next naman natin ay itong steering rod. Ayan. So, yung ating steering rod ay medyo maliit. So, medyo nagkamali ako ng pag-order, no? Ayan. So, dapat palang in-order ko is yung medyo malaki. So, panghalo ito, eh, no? So, medyo nagkamali tayo ng pag-order. Pero, okay lang yan, no? So, nagawa natin ang paraan yan mamaya para humaba. So, kung tatanungin nyo kung saan ko nabili itong ating graduated cylinder at saka itong steering rod yan. So, itong steering rod, no, meron to yung mas mahaba pa. Yan. So, yung napili ko kasi ay 15 cm. No, yun yung napili ko. Dapat lang kinuha ko ay 30 cm na para isang ruler na yung laki na. So, ayan. So, chinek ko lang muna, no, kung okay ba yung item. No? So, sa next na lang tayo order ng mas malaki. So, chinek ko rin kung okay rin ba yung graduated cylinder dun sa seller kasi ang ating seller ay galing pa China. So, ayan. So, huwag kayo mag-alala. Wala naman siguro itong coronavirus. So, ayan. So, lalagay ko na lang po sa description box, no? Yung link ng ating seller, no? Kung saan makakabili nitong graduated cylinder. So, itong graduated cylinder ay 90 pesos lang yata, no? Ang bili ko sa kanya, no? Tapos, ito ay 52 pesos. Dalawa na. Ayan. So, murang-mura lang yung ating mga gamit, no? Sa paggawa ng pabango. So, syempre, mahalaga na meron tayong graduated cylinder para sa mga panukat. Ayan. So, para may mga pansiyo ka. Tabi muna natin itong mga bubble wrap. Next naman natin. So, next naman natin ay ito na. So, again, ilalagay ko na lang po ulit, no, sa description box kung saan ko po nabili yung mga gamit, no, na makikita nyo sa video natin ito. So, parang ang bilhin mo na. So, ayan. So, next naman natin ay ito na mga kasuki, ah. Kumuha ka na ng ballpen ng papel, no? Para maisulat mo yung mga ingredients ng pabango. So, kung interesado ka sa paggawa ng pabango, eh, kumuha ka na ng panulat, no? Ng papel, no? Para mailista mo yung ating mga gamit, no? Yung mga raw mat sa paggawa ng pabango. So, ito yung raw mat natin sa paggawa ng pabango. No, isa-isahin natin. So, meron tayong DIO alcohol. So, meron tayong DIO alcohol. Yung ating DIO alcohol ay perfume grade. So, sangkap talaga siya sa ating pabango. So, next naman natin, meron tayong colorant. So, itong ating colorant ay depende siya, no? Optional naman siya. Nasa sa'yo kung gusto mong lagi ng kulay yung pabango, no? So, karaniwan itong colorant, ginagamit siya sa paggawa ng kulong. Sa mga susunod na araw, kasi gagawa tayo ng kulong. So, next naman natin, RN. So, next naman natin, RN, ay DPG. Ayan. So, meron tayong DPG. So, ano ba ang DPG?
So DPG is a type of organic chemical compound that is used as the solvent in most fragrances. So fragrance grade version is useful because it's odorless, colorless, low toxicity, it's safe to use in your skin. So yan yung ating DPG, masangkap ng ating kamay. So next naman natin. Meron tayong fragrance. So syempre, meron tayong fragrance oil. Ayan. So itong si fragrance oil, yan. So isa rin siya sa sangkap, no? Dahil ito yung talagang main ingredient, no? Para sa bango. Yan. So siya yung ating gagamitin, no? Sa pagawa ng bango. Siya yung scent. So sa mga scent, nasa sa inyo naman yan, no? Kung ang gagamitin nyo ba ay yung mga inspired scent, no? So next na RM natin ay yung fixative. So, ano ba si fixative? So, si fixative is a stabilizing or preservative agent. Ayan. So, si fixative, siya yung parang preservative sa ating pabangono para mas long-lasting yung buhay ng ating pabangono. So, syempre, ang pabango, meron din niya expiration. So, based kay Google, no, ang pabango ay naglalas ng 3 to 5 years. So, 3 to 5 years, no, ang paglalas ng ating pabango. So, syempre, depende rin yan sa yung ilalagay na fixative or yung ating preservative agent. So, ang next naman natin, meron ulit akong fragrance oil. So, meron ulit akong fragrance oil. So, yung aking mga fragrance oil, no? Ito yung aking mga fragrance oil. Siyempre, meron tayong Eclat or Eclay, the Artage, and meron din akong Hugo Boss, at syempre meron din akong Polo Sport. So, ang unang muna natin gagawin ngayon ay si Hugo Boss. So, gagawa tayo ng pabango, no? Gagawa tayo ng Eau de Parfume na 30% oil-based concentration yung kanyang fragrances. So, walang kahirap-hirap, no, yung ating Hugo Boss, dahil ito ay 30ml, ibig sabihin siya ay 30%. So, gagawa tayo ng 100ml na Hugo Boss. Ayan. So, hindi na natin ito susukatin. Pero ito ay 30ml, matik na 30%. So, ang mga susukatin na lang natin ay yung mga susunod na ingredients. So, itabi muna natin yung ating mga kinalat. So, again, ang mga kakailanganin natin sa paggawa ng pabango ay so, perfume grade alcohol, lalagay ko na lang sa baba. Yan. Ano bang meron sa perfume grade alcohol? Yan. So, next natin, BPG. And then, fixative. Tapos, ito na yung ating fragrance oil. So, ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5. At syempre, hindi mawawala, no? Sa ating formulation, ang distilled water. So, ayan, simulan na natin yung paggawa ng ating pabango, no? So, sa paggawa ng pabango, no, meron tayong inihandang formulation dito. Ayan. So, ito ay ating submerge. And then, ayan, so, pinag-aralan natin, no? So, pinag-aralan natin kung paano yung ano ba yung mga nagagawa ng bawat RM sa isang pabango. So, meron tayong inihandang formulation dito, no? Formulation sa Eau de Parfume na may mga ingredients. Ayan. So, limang ingredients lang yung ating kailangan. So, ready na tayo. So, unahin natin ang fragrance oil. So, ito ang ating graduated cylinder. So, sa ating graduated cylinder, ilagay natin ang ating fragrance oil. So, ito ang ating fragrance oil, 30%. So, ayan, ilagay natin ang fragrance oil.
naman natin. Ayan, ang pick sa dito. Next natin ilalagay ay ang pick sa dito. Next natin itong fixative. Ayan. So, itong si fixative. Ayan. So, maglalagay tayo ng 1% na fixative gamit itong ating haringgilya. So, 1% meaning 1 ml na fixative. Naman natin ay yung ating BPG. Perfume grade oil. Okay. So, sa ating perfume grade alcohol, maglalagay tayo ng 65% no? ng perfume grade alcohol. Nakikita nyo, ito ay naka 35 na. Ayan. Okay. Ang better to 33.
gagawin natin itong ating free grass oil, no? So, lagyan natin siya. Ito ang gagawin natin panukat, no? Itong pinaglagyan ng free grass oil, ito gagawin natin panukat. So, kailangan natin ng 65 ml o 65% ng perfume oil. So, gamit tayo nito. Ayan. Sali muna natin siya dito. Ayan, sa ating masyo. Thank you.
Tapos na tayo sa ating 30%, no? Na beauty perfume. Ito ang ating Hugo Boss. Para may siguro na talagang nais ng maigi. No? So, isalin pa ulit natin siya. Clear na clear na yung ating fragrance, no? Yung ating beauty perfume. Ayan, yung ating beauty perfume. So, tapos na ang ating beauty perfume. At, ready na siya, no? Ilagay muna natin siya sa ating bote. No? Tapos, chill muna natin siya or i-age muna natin siya na ilang araw. So, nalagay natin yung ating pabango. Ilalagay natin siya dito. Ready na ang ating perfume. Hugo Boss 30% 30% concentrate, no? Yung ating perfume. Ayan. So, 30% oil-based concentration yung ating ginawa. Ayan. So, mas long-lasting yung ating pabango, no?